Yo! Good day mga kabarangay! At nandito naman tayo sa isang serye ng ating vlogs for today. Ang focus natin ang ating Balele Gym. At this time ay naimbitahan natin ang ibang mga athlete na dito muna manirahan or tumuloy. Rather, hindi naman titira. Manirahan muna or ang imbitado ng tarpawan na sports program league. Ayan, kaya dito muna natin pinatuloy yung ibang mga walang matulog dahil napakalaki naman ang ating Balele National High School. At ito ang lahat ng kaganapan for today. Diyan lang kayo and what's out mga kabarangay! Okay tayo! Guys! Maraming salamat po Barangay Balele! Maraming salamat po Tanawan City. Kami po ay taga Smoky Mountain, Tondo, Manila at nandito kami ngayon sa Barangay Balele, Tanawan City. Bakit kami nandito? Para po maglaro sa Philippine Series 2024. Ayan. This time mga kabarangay, kailangan natin ng masugid na pag-ayos ng ating Balele Gym. Siyempre, so bago ma-aprobahan niya ni Mayor siyempre ang ating mga project, kailangan may mga proof muna na talagang sira na ang ating Balele Gym. So this morning ay kinuna natin ang konting coverage sa ating Balele Gym at makikita natin pagpasok pa lang ang bubong. Diyos ko, natiklap na ng bagyong si Uring. Uring nga ba ang pangalan? Ano bagyo nakaraan? Kitang-kita naman sa taas ng bubong. Ano talaga naman tiklap-tiklap na ang ating Balele Gym. At kailangan na talaga ng pansin na makumpuni at maibilang sa ating mga proyektong nakahanay na binagawa sa ating barangay. So this time ay pinapasok natin ang Balele Gym at yan makikita yan ng ating kagalang-galang na pulong lungsod na talaga naman butas na talaga nakakaawa ng Balele Gym sa totoo lang. Ang ganda-ganda pa naman at luang-luang na pwedeng pagdausan ng mga conferences or pagtitipon dito sa buong Tanawan, 48 barangays, pwedeng gamitin yan. Magkaroon lang tayo ng konting ugnayan at makipag-usap sa sanggunyang barangay, pwedeng gamitin ang ating Balele Gym. So ayan po at tinitingnan natin ang mga sira ng ating Balele Gym for this morning. At talaga namang ang sulong Balelenyo, tulong-tulong tayo ay nakapaskildi yan. At talaga namang umaariba ang mga butas na mga bubong ng ating gym. Nakita-kita nyo naman. Ayan no, Diyos ko, pagka umuulan at medyo may kaunting pagtitipon at nagaganap na functions dito sa ating Balele Gym, ay baka tumulo naman at matuluan si Chukadyo at si Chapusngat na nanonood naman ng palabas, di ba? O kaya yung mga players ay basang-basa ng pawis tapos matutuluan ng tubig, ay kawawa naman. So kaya ating chinecheck ang ating Balele Gym today, this morning, at para makita naman ang ating kagalang-galang na punong lunsod na talagang karapat-dapat na talaga tayong aprobahan sa ating mga proyekto upang maisagawa ang ating Balele Gym ay mabigyan naman natin ng pansin na talaga namang maraming pwedeng paggamitan ng infrastrukturang ito at sa mga susunod na araw pa po pwede ditong ganapin ang mga basketball league na ginagawa natin dito sa ating barangay or 48 barangays ng Balele ng Tanawan rather at pwedeng ganapin dito ang maraming mga functions na pwedeng pakinabangan ng ating mga mamamayan at ng iba't ibang barangay pa. So please, suportahan natin ang pagpapagawang ito ng ating Balele Gym at talaga na makitang-kita naman talagang napabayaan sa mahabang panahon at kailangan maisagawa agad ang pagsasaayos nito dahil talagang ang Balele Gym ay napabayaan na katulad niyan, mga dayuhan niyan yung nakikita natin sa kasalukuyan, mga dayuhan niyan na nakikipag-insayo dito na humingi ng permit sa atin sa sanggunyang barangay para makapag-insayo dito dahil malaki daw ang ating gym ay sakop na sakop at tama-tama sa kanilang mga pag-insayo at paglalaro
upang maisakatupan nila ang kanilang mga mithiin at mga liga nila, ma-perfect naman nila ang kanilang mga laro. At malaking tulong ang Baleli Gym na ito sa iba't ibang barangay na humihingi ng permit para makapaglaro at makapag-insayo dito sa ating Baleli Gym. So, titingnan pa natin at ay lumalabas ng Baleli Gym at titingnan pa natin ang iba pang mga sira na talaga namang kitang-kita na talagang medyo talagang kumpunuhin na talaga. Dapat nang kumpunuhin actually sa kasalukuyan. Dahil talagang iyan, kita-kita nyo naman ang laki-laki ng diferensya ng bubong. Ang bubong natin ay malaki na talaga. At ayan pa ang umaatikabong, talagang warak na warak na. So kailangan ito'y mabigyan ng pansin at maihingi natin sa ating punong lunsod na talaga naman yung saan ay may isang katuparan na maipagawa ito at ma-repair sa lalong madaling panahon, dahil ito ay malaking tulong at malaking kapakinabangan para sa iba't ibang klase ng mga pagtitipon. At lalo higit sa lahat ay ang 48 na barangays na ating nahasakupan ng buong Tanawan ay pwedeng gamitin ito sa lahat ng mga pagkakataon at mga pagtitipon. At iyang tangke ng tubig na yan ay kailangan malinis na rin at makupulis sa lalong madaling panahon para sa ating Balele Cooperative Water Work System na talagang kailangan maisagawa upang ating mga kabarangay dito sa Balele ay talaga namang lumuag-luag na konti sa daloy ng tubig at sa mahal na binabayaran sa ating mga tubig, sa ating mga patubig. So lalabas tayo ng Balele Gym guys this time at titingnan natin yung tabihan ng ating Balele Gym na talaga na may kaunting depekto rin na kailangan makumpuno rin sa lalong madaling panahon. At talaga naman ito, mga bagay na ito ay kitang-kita nyo naman. Ayun, ang laki ng warak sa taas ng ating Balele Gym. So kailangan maisakatuparan din yan, isa sa mga proyekto ng ating sangguniang barangay headed by Captain Artilio. At talaga naman ang mga bakod na iyan ay kailangan mapinturahan din sa lalong madaling panahon. So halos araw-araw ay chine-check natin ito at kailangan mabigyan ng pansin ang mga infrastrukturang ito. At yan naman, tubong yan ang nag-uugnay doon sa ating gagawing Balele Water Works Sewerage System. Ayan. So kailangan ito ay maisakatuparan sa lalong madaling panahon sa bendisyon na rin ng ating kagalang-galang na Mayor Sunny Colyantes. At yan na talagang hinihingi natin sa ating punong lusod na maisakatuparan. At yung nakikita natin sa mga pagkakataong ito guys ay ang hinukay na kanal upang lagyan natin ng mga pipe or mga tubo na magdudugtong para sa ating Balele Water Works System Cooperative. Yan, kooperatiba ng tubig dito sa ating barangay. At yan ay mahaba-haba rin na konti na mailalagay diyan ay malaking tubo. So kailangan para mapunuan ang mga pangangailangan ng ating mga kabarangay dito sa ating sa Balele. So kailangan ang kooperatiba yan ang maisagawa sa lalong madaling panahon. At yan ang lalagay ng mga tubo na mag-uugnay doon sa Balele Water Works and Sewerage System na malapit na magsimula pagka yan ay naayos na lahat. So this time ay inaayos natin at tinitingnan natin ang mga bakod na pwedeng pinturahan. At kita-kita nyo naman, iyang tangke natin yan ay kailangan kumpunihin din at mapinturahan at malinis na rin lalong madaling panahon. At lalong higit pa, tabihan ng ating sewerage system na yan ay kailangan mailagyan ng mga tubo. At yung tabihan gym na yan na pupuntahan natin this time ay kailangan ding ma-repair dahil talaga naman kalawang-kalawin na kailangan pantan ng ibang mga materyales. At kita-kita nyo naman yan, bubong na yan, ay Diyos ko, ang laki ng siwang na kung sakaling babagyo at huwag naman sana ay pwede ang kanlungan ng ating mga kabarangay o mga ibang taga-barangay pa na pwede nating matulungan sa darating ng mga sakunang panahon na huwag sa amin namang itutulot ng ating Panginoon. At yung side na yan ng ating Balele Gym, ay kita-kita nyo naman na talaga ng medyo kailangan kumpunin na rin at medyo warak na rin. At yan ay kailangan may saayos sa lalong madaling panahon. Sa paghahanda natin sa panahon ng tag-ulan habang tag-araw pa ay dapat magawa na natin yan. At dahil iyan ay talagang paghahanda para sa ating mga proyekto ng sangguniang barangay. At talagang magtulong-tulong tayo na talagang may sakatuparan iyan. Taas na iyan ay maayos. Kaya kita-kita nyo naman ang siwang na pwedeng kung sakaling darating malakas na bagyo na huwag naman sana na itutulog ay talagang pag inadali ng malakas na hangin, aba, ay baka yan yung kawin ng windang at riwang awa. Kaya ang ating mga
ating mga taong naririyan sa loob na halimbawa ay makikituloy diyan ay mababasa at nakakaawa naman. So humihingi tayo ng patnubay sa ating galang-galang na punong lusod na sana naman po ay mabigyan nyo ng pansin ang ating balilijin dito at talaga namang kailangan po makumpuni ito sa lalong madaling panahon na mayor. Sana po isuportahan nyo kami at iyan po ay talaga namang yung tabihang iyan ay pwede natin paglagyan pa rin ng iba pang mga pwedeng paggamitan sa ating barangay. Pwedeng kalungan niya ng mga homeless ika nga walang matirhan to sakali. Pwede natin iyang patirahan din yan at malaki naman din ang space na yan or kung pwede natin gawing warehouse yan na mga kagamitan na pwede natin gamitin sa pagpapatupad ng ating sangguniang barangay at yan ay malaking espasyo o tulong upang mapaglagyan natin ng kung anik-anik ng mga bagay at materyales. At yan po ang siwang ng Balilijim. Kitang-kita nyo rin po, napakalaki po niya sa personal kung mabibisita ninyo at kung sakali po darating ang malakas na bagyo ay napakasaklap po at mababasa ang ating mga nakikisilong diyan. Actually, may mga ibang taga-barangay po nakikisilong diyan pag malakas ang bagyo at talaga naman po ay malaking tulong ang Balilijim na ito para sa ating mga shelter program na ipinatutupad dito sa ating barangay. At yan po mga tabihang iyan, ayan, ipalilinis pa rin po iyan kasama ng ating project ng Sanggunian, ang Clean and Green Project. So, halos sa araw-araw po ay busy ang ating mga Sanggunian at mga functionaries sa pagpapatupad ng ating kalinisan dito sa ating barangay. At iyan po nakikita nyo, iyan bubong ay inaayos po iyan. Ayusin kailangan at talaga namang kailangan matapalan po yan ang bawang buong dahil napaka kita-kita nyo naman po mga kabarangay na talagang ang siwang na yan ay kailangan malagyan ng bagong bubong. So humihingi po tayo ng suporta sa ating kagalang-galang na punong lungsod na sana po naman ay pagbigyan ng ating mga kahilingan na isa sa mga proyektong ito ay mapagbigyan at talaga namang kitang-kita nyo sa mga oras na ito ng ating bubong ay teklap na at kailangan na kumpunihin. Ayan po mga kabarangay, napakahaba po niyang bubong na iyan na kailangan makupuli sa lalong madaling panahon. At yung po mga tiglap na bubong na iyan na nakikita natin ay kailangan pong malagyan ng bagong sangkap at materyales upang ang ating mga manlalaro at mga atleta sa bubong ng sa pagkatawan ay maluwag na makapaglaro at makapag-insayo sa ating Balilijim. At yan po sa kasalukuyan nakikita po natin ang ating mga grand champion para sa ating basketball league na ginanap sa Tanawan. Ang Barangay Balile po ang nagwagi ng patimpalak na ito. And congratulations to each and everyone sa lahat ng mga bumubuo sa Sangguniang Barangay at ang mga players at ang mga sumuporta at ang mga sponsors dito sa ginanap na basketball league sa buong Tanawan. Champion po ang Barangay Balile. So congratulations sa ating mga kabarangay at yan po ang ating mga kasama diyan. Pinangungunahan ni Captain Art Lirio. Andiyan po ang ating kagalang-galang na puro lungsod, Mayor Sunny Colliantes at ang kanyang mga staff na nakipagkuhanan ng picture sa naganap na dahil siya po si Mayor po ang nagpatupad po ng ating palakasan bayan. Ayan. Kaya ang Balili po ang matagumpay na nagwugi sa pamagitan ng ating mga sisigasig na mga basketballista at mga players. Ayan, ang Team Balili na talaga namang umaariba at natutuwa sa ating puro lungsod dahil sila ang nanalo at ang ating barangay ang nagwugi sa ginanap na patimpalak. So maraming maraming salamat po sa mga taga-punong lungsod at sa pamahalaan ng Tarawa City Municipal Government sa pagbibigay ng pagkakataon na may sakatupar at maganap ng maayos ang ating patimpalak sa pamamagitan ng palarong ito ng basketball. At yan po, champion na champion po ang ating barangay. So salamat po sa suporta niyo mga kabarangay sa ating mga proyekto na nagaganap dito sa ating barangay. At yan po ang bubong ng ating Balilijim. Salamat po punong lungsod sa pagbibigay po ng sana po ng pahintulot na maumpisahan na po ang pagpapaayos ng ating Balilijim. Thank you very much for watching at sa mga pagkakataong ito ay nakikita naman mo natin na talaga kailangan makumpulin ang ating bubong ng Balilijim. Diba? Kitang-kita nyo naman ho at yan ho ang Balile Health Center. Natakbuhan po ng ating mga kabarangay just in case po na may problema sila sa kalusugan at katabi na rin po ng Balile Health Center ang daycare
kung saan po ang ating mga maliliit na mga kabataan, mga bulilin, ay dyan po hinuhubog ng ating mga punong guro na talaga po namang araw-araw ay naririn din po at nakasubaybay ang mga magulang ng mga batang ito na pasimulang tuntungan tungo sa kanilang pag-aaral at katalinuhan at binibigyan ng pansin ng Balele Child Daycare Center ang mga bata dito sa ating barangay upang mahubog ang kanilang mga kaalaman at simulan ang kanilang pag-aaral para sa pagiging isang model citizen ng ating barangay. Yan po ang mga bata na nakikita nyo sa kasalukuyan na talagang hinuhubog ng ating daycare teacher. Ayan. Yan po nakikita nyo po. Ayan. Ang kaayusan at nagkaroon po ng kaunting feeding program this morning sa pangunguna po ni teacher. Ano ba pangalan ng teacher Lucy ba yan? Ayan si teacher Lucy. Ayan. Kanyang mga aliados at talaga ng mga patuta. At talagang sa kumpulit ko naman sa Lisa at kailangan din naman subaybayan. So, that's all mga kabarangay at sana po ay lagi po kayo nakasuporta sa ating sangguniang barangay dahil tayo naman po ay talagang very transparent para sa inyong lahat, para sa ikaliligaya at ikauunlad ng ating barangay. And thank you for watching mga kabarangay at sana po ay palagi kayo nakasubaybay at nakaantabay sa ating mga special report na nangyayari dito sa loob at labas ng ating barangay. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta and see you soon on my next vlog again. Thank you for your support. Bye-bye kids! Bye-bye!